This time, pumunta kami sa Steveville 3. So, river ito siya na malaki na. So, first time ko na makapunta dito kasi may campground din siya. Eh. So, pwede kayo mag, ano, pwede kayong mag-camp dun sa area and then pwede rin mag-fishing. Kasi hindi naman pwede na lulutuin nyo yung mga nakuha nyo dun sa area. So, kailangan dun kayo sa campground magluto ng mga ano nyo. So, nag-prepare na kami para sa aming gagawin pag-fishing. So, kami lang yung nandun sa bridge na yan. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng bridge na yan. Alam niyo ba na nakakita ko ng ahas dyan? Maganda yung location sa pag-fishing. So, ako, wala naman akong roll. Dinala ko yung airbed ko kasi natulog lang ako sa lugar na yan. So, pero hindi ako nakatulog kasi masyadong busy din yung area. So guys, this time ay inaayos nila yung mga ano nila. Gagamitin nila para sa pahingisda. And then, malawak yung river dito kaysa yung kahapon. Yung kahapon kasi is parang irrigation lang. Ito kasi is, hindi naman siya malaki na tulay talaga. Pero at least, malawak yung river. And then, sa kabila niya, ni campground. So, sa sinabi ko na, dyan kami nag-fishing. And then, marami din naman nag-fishing dyan. So, this time lang, kami-kami lang yung nag-fishing. So, yan si Charlie. So, nasa ano na sila, nasa river na sila na naghahanap na sila o namamasol na sila ng isda. Kasi ito din naman talaga yung usually na libangan ng mga Pilipino dito eh. Pag mga walang trabaho, nag-fishing. Kasi malaki yung mga isda dito at saka masasarap na isda. May mga isda kasi na bawal na hulihin. So alam na nila yan kasi kailangan ito pag mag-fishing ka, may license ka. Hindi ka basta-basta mag-fishing. Yan nakahuli si Patrick ng isda. So, hindi siya ganun kalaki. Pero at least, okay na rin yan. Dagdag sa ano namin. Kasi nakahuli na kami kanina ng isa. So, dalawa na yan. So, like hapon, isa lang. So, ngayon, marami-rami na konti, di ba? Tsaka masarap sa feeling na sa, kumbaga, pinaghirapan mo yan. So, kumain kami diyan, guys. Kasi, nagugutom kami. Nagdala kami ng mga dilata. So, yan. Pinapakita namin na talagang, pwede naman kaming kumain diyan eh. Kahit na hindi siya campground. Pero, syempre, make it sure na yung mga basura mo, isitapon mo ng maayos. So, yun, masaya na mag-picnic dun sa river na yan. And wala namang masyadong tao, kaya kami-kami lang. So, yun, nagugutom kami. So, almost 4 hours na ata kami na nandun sa area na yan. So, yung may mga license sila, yung iba. Sa ako, wala. Sa GP, wala. So, kaya, yun. Ano lang kami, yung mga viewer. So yan, binalatan. Nagdala din kami ng watermelon kasi mainit kasi yung panahon. Marunong kasi HRM kasi yan si McCoy kaya marunong siya magbalat ng watermelon. So yun, para ano rin sa uhaw, pampawi sa uhaw. Kasi mainit yung lugar yun. Alam nyo naman dito sa Canada na pag mainit, mainit talaga. Pag malamig, malamig din sobra. So yun guys, naayos na aking kaibigan yung watermelon para makain namin pampawala sa uhaw. So yan, si Charlie naghahanap siya ng talaba kasi wala siyang huli eh. Kaya yan na lang yung hinahanap niya, yung mga shell kasi marami dyan eh. And then masarap din yan, so at least madadagdagan yung mga nakuha namin sa tawag natin. Sige na. Sa river na yan. So si Papi nakakuha rin siya ng isda. Smile. Hindi siya daw ganun kalaki. Tingnan niyo guys. And then si Tyron again, nakakuha din siya ng isda. Na malaki-laki konti. So yun, nagpa-picture kami. Kasi pauwi na kami. Medyo napagod kami. Natapos kami 9 o'clock. Nag-start kami around 4 o'clock. Thank you for watching. Have a great day. Bye.